Thank you.
Magsiupo po tayo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang nagdaang synod ay sumuri sa iba't ibang mga tema gaya ng new evangelization, pamilya, mga kabataan at iba pa. Ang synod na magaganap ay pinatawag ng Santo Papa Francisco sa kanyang pagnanais na tahakin ng simbahan ang landas ng synodality o sinodalidad ngayong ikatlong milenyo. Ito ay isang sama-samang paglalakbay at pagninilay sa mga pinagdaanan ng simbahan para tayo ay matuto at lumago sa tinatawag na sinodalidad o synodality. Ang sinodalidad o synodality ay pangalang hango sa panguri na synodal, synod at alis. Ang hulapi na alis sa wikang Latin ay ginagamit upang bumuo ng mga panguring nagpapaliwanag ng ugnayan. Sa makatwid, ang synodality o synodalidad ay tumutukoy sa sitwasyon o estado ng sama-samang paglalakbay. Sa ganitong konteksto, muling binubuksan ng simbahan ang kanyang sarili sa tawag ng pagpapanibago, dulot ng pagkilos ng Espiritu Santo at sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ang pangarap para sa panibagong kinabukasan ng simbahan na alinsunod pa rin sa misyong kanyang tinanggap ay nakabatay sa pakikinig, pakikipagdialogo at sama-samang paglilirip na inaasahan sa bawat isa. Kinikilala ng simbahan na ang pagliligtas ng Diyos ay nagaganap hindi sa buhay ng bawat isang individual, kundi sa buhay ng sambayanan. Ang bayan ng Diyos ay pinagbuklod ng isang binyag, at sa binyag ay nakikiisa sa pagkahari, pagkapari at pagkapropeta ni Jesus na ipinamamalas sa pagganap ayon sa kanya-kanyang kaloob, bukasyon at ministry. Ang synod ay bunga ng kasalukuyang konteksto ng nagbabagong panahon, ng nagbabagong lipunan. Hamon ito sa simbahan na kilatisin ang mga palatandaan ng panahon o ang signs of the times sa perspektibo at pananaw ng Ebanghelyo.
Dahil dito, layunin ng Synod na magbigay inspirasyon sa mga tao na kumilos at isabuhay ang ating pagiging simbahan ayon sa komunyon, partisipasyon at misyon. Ito ay nagpapakilala ng modus vivendi at et operandi o ang buhay at pagkilos ng simbahan na nagmumula sa pagbabahaginan, pakikilakbay at pakikisangkot ng bawat isa na siyang magpapalalim ng ating pagkakaugnay-ugnay sa pagbabahagi ng mga kaisipan at mga saloobin. Nang sa gayon ay sama-sama tayong makapaglalakbay tungo sa iisang misyon. Ito ay dahil ang buhay at pagkilos ng simbahan ay kaloob ng Espiritu na siyang nagsasalita sa kwento at karanasan ng bawat tao. Ang Synod ay magaganap sa Roma sa Oktubre 2023 sa muling pagtitipon ng mga obispo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Subalit sa unang pagkakataon, sisimulan ng Synod na ito sa lahat ng mga dioceses simula Oktubre 2021. Dito, pakikinggan ang buhay na tinig ng Diyos, ang tinig ng Espiritu na nangungusap sa pamamagitan ng simbahan. At mula dito ay bubuo ng mga pastoral na hakbang na sama-sama nating tatahakin sa pagmimisyon. Magsiluhod po tayo. Ikalawang antipona, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Siyawi ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y himlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at samaayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulam. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo po tayo. Oh,
Magsiupo po tayo. Mga minamahal na kapatid, ang tema ng sinodo ngayon ay tungo sa pagiging sinodal na simbahan. Komunyon, partisipasyon, at misyon. Ang tatlong aspeto ng tema ay magkakaugnay at ang siyang sandigan ng pagiging sinodal ng simbahan. Ang sinodal na simbahan ay mararating natin sa pamamagitan ng buhay komunyon. Ang komunyon ay ang bukluran, pagsasalo, pakikinabang. Bagamat ang bawat isa ay magkakaiba at natatangi, tayo ay patuloy na pinagbubuklod ng dakilang pag-ibig at awa ng Diyos o bukluran sa iisang pananampalataya. Bunsod ng iisang espiritu o pagsasalo, upang sambahin ang iisang Panginoon na siya namang maghahatid sa atin sa iisang Ama o pakikinabang. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang komunyon natin ay nakaugat sa buhay ng ating Diyos na Santatlo. Sabi ni San Cipriano, ang simbahan ay mga taong nagkakaisa at nakikiisa sa pagkakaisa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sinodal na simbahan na nabubuhay sa komunyon ay pinasisigla ng partisipasyon. Ang partisipasyon ay tumutukoy sa pakikiisa, pakikilahok, pakikisangkot ng bawat mananampalataya. Ang pakikiisa, pakikilahok, at pakikisangkot ng bawat mananampalataya
sa prosesong isasagawa ay bunga ng mga kaloob na tinanggap ng bawat isa sa sakramento ng binyag. Sa simbahang sinodal, ang pakikiisa, pakikilahok at pakikisangkot ay karapatan at tungkulin ng bawat isa upang matiyak na ang bawat isa ay nakapagsabi ng kanilang mga saloobin at napakinggan ang kanilang isinuwalat. Sinabi ni Papa Francisco na sa proseso ng isang sinod, lahat ay may matututunan. Ang mga laiko, ang mga pari at obispo, pati ang obispo ng Roma, kung ang lahat ay nakikinig sa isa't isa at nakikinig sa Espiritu Santo, ang Espiritu ng Katotohanan. Ang sinodal na simbahan na nabubuhay sa komunyon at pinasisigla ng partisipasyon ay humahayo sa isang misyon. Ang misyon ay naghahayag na ang simbahan ay isinugo para pabanalin ang mundo sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa sama-samang paglalakbay na ito, ating hinihiling sa Espiritu na tulungan tayong matuklasan kung paanong ang buklurang pagsasalo o ang communion na naghahatid sa bawat isa na makiisa at makisangkot ayon sa kaloob ng Espiritung mga karisma at ministry ay nagtutulak sa atin sa pagmimisyon. Ang sinodal na simbahan ay misyonerong simbahan. Sa bandang huli ay muli nating maririnig ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Magsiluhod po tayo. Ikatlong antipona, matanamin na katuon sa awa ng Panginoon. Ako'y nagagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod ng Jerusalem. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping kay Yahweh, yaoy idalangin ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumapayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Dahilan sa aking kasamat katoto, sa'yo Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ni Yahweh, ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matanamin na katuon sa awa ng Panginoon. Magsitayo po tayo. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome,
Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ng makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ng mga babae at si Maria ang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito, siya bumagsak ng patiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Kaya nga't sa kanilang wika, tinawag na Akeldama ang lupang iyon, ibig sabihin, bukid ng dugo. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit. Ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ninuman. Din gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus mula ng bautismuhan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili silang ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinagurian din Justo. At sila'y nalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikta ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiupo po tayo. Pagninilay, kumunyon at panalangin. Kahit pa saan man mapunta ang alagad, siya'y bumabalik pa upang magsama-sama at manalangin. Sa muling pagtatagpo, isang mayamang bahagi na ng kwento ng pagmimisyon, tulad ng ginawa kapiling si Jesus. Matapos silang isugo ng dala-dalawa, bumabalik sila dala ang kwento ng pagmimisyon na kanilang iniuulat at ibinabahagi. Mula sa maliliit na kwento, nakikinig ang unang simbahan at inuunawa ito. Marahil, laman ng pakikinig at pag-unawa ang naging hamon, tagumpay, at maging pagkadapa nila sa pagmimisyon. At matapos itong pagbahaginan, itinataas nila ito sa pananalangin. Sa sama-samang pananalangin, pinadadalisay ang mga karanasan
at mula rito sila'y nagpapasya. Ganito ang naging gawin ni Jesus noong siya'y kapiling ng mga alagad niya. At ganito ang naging gawi ng unang simbahan na magpahanga ngayon ay kanyang isinasabuhay. Ang mabuhay sa komunyon at pananalangin. Inalagaan ng simbahan ang mayamang karanasang komunyon at panalangin. At ito ang kanyang gamit sa tuwing siya ay magninilay at magpapasya. Mula sa karanasang tinipon at ipinagdasal, ang simbahan ay nagtatasa sa kung anong direksyon ang kanyang tatahakin. Ang sinodong ito ay pagbalik sa daan ng simbahan. Ang sinodong ito ay pagbalik sa landas ni Jesus na nagtitipon at nagdadala sa atin sa pananalangin. Paglilirip sa isang estilong sinodal, nakagagawa tayo ng mga desisyon sa magitan ng paglilirip sa iniuudyok ng Espiritu Santo sa magitan ng buong sambayanan. Ano-anong mga pamamaraan at proseso ang ginagamit natin sa pagbubuo ng mga desisyon? Paano natin mas mapubuti ang mga ito? Paano natin may susulong ang pakikisangkot sa pagbubuo ng mga desisyon sa loob ng mga estrukturang hierarkiya? Ang mga pamamaraan ng pagbubuo natin na mga desisyon ay nakatutulong ba sa atin upang mapakinggan ang buong sambayanan ng Diyos? Ano ang kaugnayan ng konsultasyon sa pagbubuo ng desisyon? At paano natin may sasakatuparan ang mga ito? Ano-anong mga instrumento at proseso o pamamaraan ang maaari natin gamitin o maisulong ang transparency at pagkakaroon ng pananagutan? Sa paanong paraan tayo kapwa lalago sa espiritual na paglilirip? Magsitayo po tayo. Pagluhog ng simbahan sa sinodo. Simbahan, kawangis ni Jesus na kalakbay. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahan, nakikinig sa hiyaw ng mga dukha. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahan, nangungusap ng salitang nagpapalakas, katotohanan at pag-ibig. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahang nagdiriwang ng sama-sama. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahan, misyonerong nagsasalo at nag-aagapayanan sa iisang misyon. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahan, nakikipag-usap sa lipunan. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahan, imahe ng pakikipagkasundo at kaisahan. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahan, bukal ng pamamahalang pinagsasaluhan. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahang mapanalangin lumilirip at sama-samang nagpapasya. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Simbahan, nagpapahubog sa daan ni Jesus. Samahan at ituro mo kami sa iyong landas, Panginoon. Kaisa ni Jesus, nakasama natin sa paglalakbay, dumulog tayo sama.
magsiluhod po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinasyamong ang paghahari ni Kristo ay sumaklaw sa lahat ng panig at sulok ng lupang ibabaw at lahat ng mga tao ay makasalo sa kaligtasan at katubusan. Pagkaloob mong ang iyong simbahang laganap sa sanlibutan ay maging pananda ng kaligtasan, magpahayag ng iyong pag-ibig sa katauhan at gumanap sa inilalahad mong katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay buhat sa langit na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamangha-manghang sakramento ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob na naway sambahin namin ang mga banal na hiwaga ng iyong katawan at dugo. Naway lagi naming madama sa aming mga sarili ang mga bisa ng iyong kaligtasan. Ikaw na nabubuhay at nagahari kaysa ng Diyos Ama sa kaisahan ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santísimo Sacramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa Santísimo Sacramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alim. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alim. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santísima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santísima. Purihin ang santa at dinarungisang paglilihi sa kanya. Purihin ang santa at dinarungisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga santo at santa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo at santa. Thank you.